Hello! Magandang araw! Welcome sa aking YouTube channel, Rafael Crucido. Subscribe na! At syempre, supportahan nyo din yung aking FB page sa dokumentaryo ni Rafael Crucido. So ngayon, ang topic natin ay tungkol sa dwarf coconut. So kung nakikita nyo sa aking likod, meron akong kanabi dito na dwarf coconut, no? So tuturuan ko kayo ngayon kung paano yung pagtatanim at ano yung mga dapat gawin para maging maganda ang inyong dwarf coconut. Tamang-tama po ito sa mga may bagong farm, may mga bagong biling farm dyan na gustong magtanim nito. So maganda to sa mga farm, so kasi yung ano siya, mabilis mamunga, parang in 5 years makaka-harvest ka na. So ngayon, meron tayong guest, yung aking tatay. So isa siyang agriculturist, marami siyang alam sa pagtatanim ng iba't ibang halaman. So i-interviewin natin siya, magtatanong tayo sa kanya ng tungkol dito sa dwarf coconut. Okay, ready na kayo? Tara, let's go! Kasama natin ang aking tatay, isa siya, tuturuan niya tayo kung paano magtanim ng dwarf coconut. Okay, tay, unang tanong, saan ba nagsimula ang dwarf coconut at ang kaunting background? Yung dwarf coconut na yan, meron akong naging kaibigang Air Force, mekaniko ng aeroplano. Noong siya hindi pa retirado sa Air Force, nagbibiyahe sila ng nyug, kukuha sila ng nyug na pantanim sa Thailand. Dadalhin nila yan sa Bugsok, Palawan. Tinanim niya. Mataas na yun yung noong kuhanin ko. Kung nakikita niyo, nasa likod na yung mataas na may bunga ngayon. Mas mataas na raw kasi ere. 10 years na ere. So yan ay galing sa Thailand. Kaya kami nakakuha nito dahil doon sa kaibigan kong Air Force na itinanim niya. Noong namumunga na yung niya, pagkailangan niya ng buko, nakuha siya sa akin ng buko na native. Ang aking purpose, kaya binibigyan ko ng native para maitanim itong bunga ng kanyang nyug na dwarf takunan variety, galing siya Thailand. Takunan, ibig sabihin takunan ang ano ito, ang variety. Dwarf takunan variety. Yung nyug na tinamnan nila sa Thailand ay mas malaki pa daw kaysa silaki ng ano, Sangli Point at Cavite City. Pinuno nila yan ng nyug, namatay na yung kanilang tatay. Doon yung tatay nila, nagpapakarami nila nyug. So, ang kasiguraduhan ng nyug na ito, kaya isang puno lang ang naitanim nila. Ang kulay ng kanyang balat, pagkabuko pa, medyo madilaw-dilaw. Madilaw-dilaw. Pero dahil ako ang nagpapapanguhan ng nyug na itatanim, ipinapababa ko doon sa aking worker sa bukid, kaya sigurado ko isang puno lang pinanggalingan yan. Takunan dwarf variety. Okay, sige, sa pangalawang tanong, anong uri kaya ng mga nyug dito sa Pilipinas? Pilipinas ay napakarami, subalit ang alam na alam ko yung dwarf takunan na katulad nito na galing Thailand at saka yung San Ramon. Ang tinatawag na San Ramon, nataas ng kataas-taas, hindi naman siya maabot ng pangkalawit ng nyug. Kaya ang pagka siya matanda na, ang ginagawa na iba, ginagawa ang kokulaw. Okay, yung pala yun. So maraming variety ang nyug dito sa Pilipinas. So paano naman ang tamang pagkukunlan ito bago itanim? Ang nyug, dapat, ito kasi kaya may tapyas ito. Tinapyasan ko ito. Meron akong nyug na punla ng mga may tapyas dito. Yan eh, marker ko yan. Kasi yung 12, yung isang balaybay ko, anak ko, ako'y tatlong ano makapuno. Eh, ang bunga niya ay 13. So, yung 10, tinapyas ko lahat. At para may tandang makapuno, yung galing yung isang balaybay ng makapuno. So, may tapyas pa na. So, mamaya, ipapakita namin sa inyo yung nakabawin sa lupa. Gaano katagal bago mamunga ang isang dwarf coconut? Ang dwarf, yan eh, itinanim ko ng February 24, 2012. Makikita niyo doon sa aking FB, 2017, unang bago mag 2017 may bulaklak na siya. So wala pang 5 taon, nakatikim na ako ng buko.
nagaling diyan kasi ang sabi na kung nagbigay sa akin, 5 taon daw talaga bubunga. So less than 5 years, parang ano na to, mamumunga. 5 taon, early fruiting coconut yan. Hindi katulad noong ate sa Ramon na 20 taon bago bumunga, ayun sa malayo. Ano ang mga dapat gawin upang panatiling malusog ang isang dwarf coconut? Ano ang mga tips, mga technique? Ang pagtatanim nito, pagka ito itinanim mo, dapat siya, ang hukay mo, 2 kasing lalim nitong seed nut. Hukayan mo siya ng 2 ganito kalalim. Pagka nahukayan mo siya, lagyan mo siya ng pinaghalong complete at saka urea. Yung complete, 14-14-14. Ay urea, 21-00. Paghaluin mo, bago mo ilagayan yung, huwag mong hahayaan sumayad ang ugat doon sa abono. Ang tawag doon ay basal application. Basal application. At ang ideal height nito bago itanim, dapat siya knee height kasi taas lang ng tuhod o hanggang dito sa waistline. Kasi ito hindi magandang itanim pagkalampas na sa tao kasi ubos na yung laman niya sa loob. Saka yung tumbong. Okay, so yun pala ang mga tips sa tamang malusog na dwarf coconut. Ano naman ang mga benepisyo ng ano ng buko juice, ng mga buko? Ako yan ay mas maiging inumin ang sabaw ng buko, lalo't bagong kuha, fresh na fresh, yun ang kidney. Pagka nag-diabetes ka at napakataas, nakakasira ng kidney. Ito naman, pang-control ng diabetes. Natin, no? So sabi nga nila yung sabaw dito masasakit. Tikman natin. Sarap, tamis. Buko juice. Ngayon panahon ba ng ng COVID? Ito ba ay okay kaya sa COVID? Yung buko, yung mga buko, mga kabayan ko, ang sabaw ng buko, ikaw ay nag-positive at ikaw ay naka-quarantine. Kukuha ka lang ng 5 na buko. Araw-araw kukuha ka ng isang basong sabaw ng buko. Lagyan mo siya ng asin hanggang siya lumasa yung alat sa sabaw ng buko. Pag siya ay lumasa na, lagyan mo ng isang kutsarang lime juice. At yan ay nakaka-negative sa COVID. Marami akong nainom yan. Okay, so meron pala itong benepisyo, yung mga uso ngayon yung COVID-19. So, isa to sa mga pwedeng gamot, alternative. So, maganda pala ito, ano? Tapos yung ito, yung unang-una kong tinalim, na mahigit isang mga 91 puno ng niyog na dwarf. Ang tanim ko ay 10 meters by 8. Kaya ako ginawang 10 meters, gawa na kung gusto mo magpasok ng sasakyan sa pagitan ng niyog, pasok na pasok. Pero doon po sa medyo hilly area, yung Tagilid, pwede kang magtanim ng 7x7 kasi hindi na mag-overlap yung mga dahon nila. Dahil yung kanilang dahon, merong mataas, merong mababa. Okay. Ideal distancing nito sa flatland, 8x10. Para yung kanyang dahon, hindi mag-overlap doon sa ibang yog. Tingin mo, makikita mo naman yung distasya, pero yung itinanong ko ng 3 meters away doon sa boundary, nalakad ng dahon sa kabila. Pero sa Tagilid, pwedeng 7x7. Kung makikita ninyo ito, itong edge na ito ng yog, isang taon siya, marami siyang makikita. Ito ang sakit niya yung kokulisap. Ang ginawa naman nila sa Coculishop, hindi naman nila ipinamigay sa farmer. Ako mayroong formulation na sarili ko. Pagka ganitong isang puno naman na epektado, tagpasin na lang at ilagay nyo na lang sa silap. Pero pwede siyang spray. Hindi mo makikita nagapang, oh. Pero pag siya in-spray mo ng aking insecticide, makikita mo gagapang yung mga yan. Ito kasi nyug, kahit anong position yan, pwede mong itanim, ipula.
Pero ang pinaka-best, ako, ito yung napag-aralan ko sa kolehiyo, napakaunting subject matter lang. Pero ito yung sarili ko pinag-aralan. Pagkaan nyo ba yung pinunlamon ng pahigang ganyan, titingnan mo kung alin yung pinakamatambok. At yun ang ihaharap mo doon sa sunrise. Dati ako yung nagtatapyas, ma, ang problema niya, mahuna ito. Pag hinila mo ito, napupunggal sa seed nut. Samantalang itong patayo, napakatibay niya. 3 taon na ay malapit na itong bumulaklak. Pag umulan, ayan o, matataba na itong mga ito. O parang lalabas dito, bulaklak ay dito sa pagitan ng kaya. Kasi ang pataba ay dapat na ilalagay mo ng mga 1 foot, 1 and 1 half. Ang ginagawa ko dati, canopy sa dulo ng dahon, pero hindi ako naniniwala kasi ako nag-experiment. Mas maganda ilagay na malapit sa ugat kaysa sa canopy yung nasa laylayan ng dahon. At ang paglalagay ng abono, yung buwan ng Mayo, start ng tag-ulan. Ang kulay ng nyog na kinuha ng koga nito, medyo yellow ng konti ang balat. Pero magtataka ka, bakit noong ako'y magpula, isang puno ang kinuha na ko, napakarami niyang kulay green. Kulay green na nyog, katulad ng maliit na itinanim ko roon. Sabi ng iba, gawa raw ng honeybee, insekto, self-pollination. Pero ang nyog ho, ang coconut, hindi siya self-pollinated. Hindi siya maikocross ng mga insekto. Kasi alam nyo yung bulaklak na nyog, kung makikita nyo ang bulaklak na nyog, nakaselyo. Nakaselyo siya. Pag siya ay pumutok na, yung magulang na ang bulaklak, bobo kasi ang ganun. Ang bunga niya yung manggayo na kalalaki ay papaano mo siya? Kasi self-pollinate ng mga insekto, hindi po yan pinopollinate na insekto. Ang nagiging problema ho nito, kaya ho ito'y merong green at gusto naman ang iba yung green. Gawa ho ng strain, yung lahi, yung strain ho ng nyog. Meron silang kulay verde at pinagalingan nila.